Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kininating lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming lumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Kaya nga o Ama, sana'y iyong hawian ang aming mga puso ng mga alitan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Magandang umaga po. It's break time. Pahinga po muna saglit. Sana po sa pagkakataong ito ay na sa araw na ito kayo ay nasa mabuting kalalagayan. Samahan niyo po ako sa munti nating pagninilay hinggil sa mabuting balita natin ngayon. Ngayon po ay April 28, 2022. At ang mabuting balita po natin ay mula kay John chapter 3 verses 31 to 36. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo.
Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. At ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay sa pananampalataya, may pagtanggap, may pagsunod. Ang tagpong ito po ng mabuting balita sa araw na ito ay ang patotoo ni Juan Bautista hinggil kay Jesus. Matapos ang palihim na pakikipag-usap ni Nicodemo kay Jesus, si Jesus kasama ng kanyang mga disipulo ay nagtungo sa kapatagan ng Judea at doon ay nagbinyag sa mga tao. At nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Juan Bautista ang mga ginagawa ni Jesus sa kapatagan, sinabi nila ito kay Juan. Kung kaya't buong kataimtiman niyang sinabi sa kanila na, "He must grow greater, I must grow less. Dapat siyang maitaas, ako namay maibaba." Ito ay sinabi ni Juan sapagkat batid niya kung saan nagmula si Jesus. Sa piling ng Diyos Ama sa kalangitan, sa itaas, samantalang siya, si Juan, ay mula sa ibaba. Malinaw na malinaw po ito kay Juan. Kung kaya't sinabi niyang hindi siya ang Kristo. At siya ay isa lamang na kaibigan ng lalaking ikakasal. Kaya ito ang winika ni Juan sa kanyang mga tagasunod. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumanggap sa kanyang patotoo. Sa wari ay binibigyang tugis ni Juan sa pamamagitan ng propesiya ang mangyayaring hindi pagtanggap ng tao kay Jesus. Oo, marami ang maaakit sa liwanag na hatid ni Jesus. Marami ang mabibighani sa gawi niya ng kanyang kakaibang pangangaral. Marami ang mamamangha sa kanyang mga dakilang mga gawa. Subalit, hindi lahat ay mananampalataya. Idinugtong pa ni Juan, ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pinapatotohanan ni Juan na si Jesus ay totoong nagmula sa Diyos Ama dahil siya ang bugtong na anak ng Ama. Bugtong na anak ng Diyos Ama na walang ibang hatid, walang ibang tinataglay, walang ibang ipinagkakaloob kundi ang buhay na walang hanggan sa sino mang sa kanya ay sasampalataya. At sa huli, binigyang liwanag ni Juan ang kahahantungan ng mga taong hindi sasampalataya kay Jesus. Sabi niya, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Napaisip ako, bakit nga ba
at mayroong mga sumasampalataya at mayroong mga hindi sumasampalataya kay Kristo Jesus sa anak ng Diyos Ama. Bakit may umaayaw sa buhay na walang hanggan na alok ng Diyos kay Kristo Jesus at nananatili sa kawalan ng pananampalataya? Naisip ko, wala naman siguro. Kasi lahat, sa palagay ko, lahat ng tao gusto at ginugustong makamit ang buhay na walang hanggan. Wala naman marahil na nais ng walang hanggang kamatayan, hindi po ba? Pero, papaano makakapanampalataya? At papaano masasabing totoo ngang sumasampalataya ang isang tao? Well, una sa lahat, ang pananampalataya ay isang kaloob. Isang grasya na kusang pinagkakaloob. It is a gift from above, mula sa itaas, na ating tinatanggap, na tinanggap natin mula sa sakramento ng binyag. Nung tayo'y tumanggap ng binyag, tayo'y pinagkalooban ng pananampalatayang mula sa itaas. Ang pananampalatayang ating tinanggap mula sa Diyos ay walang iba kundi ang pananampalataya ni Pedro, ni Simon Pedro, at ng kanyang mga kapwa apostoles ng simbahan ni Kristo Jesus. Sa Matthew chapter 16, verses 13 to 19, dito po maiintindihan natin na ang pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos Ama. Kung ano ang pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos Ama. Ito po ang nakasaad sa Matthew 16, 13 to 19. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Alam niyo, mga kaibigan ko, dito sa mga talatang ito maliwanag ang malaking kaibahan ng kaalaman mula sa ibaba sa kaalamang mula sa itaas. Ito po ang pananampalataya. Isang supernatural na katotohanan. Ang pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos Ama kay Pedro. Ang parehong pananampalatayang ating tinatanggap, ating tinanggap sa sakramento ng binyag. Kasi sa pananampalatayang ito ni Pedro, nakatindig ang buhay ng inang simbahan kung saan tayong lahat na tumanggap ng binyag ay mga kaanib ng simbahang ito. Ang simbahan ni Jesus na pinangungunahan ni Simon Pedro. Ito naman ako, uulitin ko po nung muli.
At sabi ko nga, hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Kaya uulitin ko po ulit. Sa aktibong pakikipamuhay sa buhay ng inang simbahan, nagiging ganap ang ating pananampalataya. Wala sa pagkakanya-kanya, wala sa solong diskarte, kundi nasa pagsunod sa kalooban ni Kristo Jesus sa pagiging simbahan. Ang simbahan ang kaharian ng Diyos dito sa lupang ibabaw. Kasi tanging sa buhay ng inang simbahan tayo makakarating mula dito sa ibaba patungo sa itaas, doon sa kalangitan kung saan naroroon ang Diyos Ama, kung saan naroroon may buhay na walang hanggan. Sigurado, pamilyar kayo sa kasabihang ito. Ewan ko kung kasabihan nga ito, pero ito yung madalas kong marinig. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Kaibigan, ano-ano kaya? Ano-ano ang iyong mga dahilan ng kawalan mo ng pananampalataya? Gayong kung ikaw ay nabinyagan, tumanggap na ng sakramento ng binyag, ay napagkalooban ka na ng pananampalataya. Ano ang mga dahilan mo sa buhay? Bakit nakukulang ka sa pananampalataya? Ano ang iyong mga dahilan ng iyong kawalan ng interes sa aktibong pakikipamuhay sa buhay ng inang simbahan? Tandaan natin, hindi sapat ang maniwala. Kailangan din ng pagsunod, ng pagsasabuhay, kasi nasa pagsunod ang katotohanan ng pananampalataya bilang isang simbahan, bilang mga kabahagi ng buhay ng inang simbahan. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.